Hi, hello everyone. Kumusta kayo ngayon? I hope everybody are fine. And today, ang aking topic is why Philippines needs good leader and why you, the reader, needs to be a great leader. So bakit nga ba natin kailangan na maging leader? Ba't kailangan ng Philippines magkaroon ng mga leaders? At bakit ikaw? Bakit ikaw ngayon na nakikinig ngayon ang dapat maging leader? So, bakit nga ba? So, kung mapapansin natin dito sa ating bansa, maraming leader, usually leader in position. Sa book ni John Maxwell, isa sa mga natutunan ko, na ang leader, hindi lang position, kundi dapat servant leader. Kasi yung servant leader, katulad nga sa Bible, sa ginawa ni Jesus, yun ang totoong leadership. Hindi yung position, kundi yung being a servant. So the leader is the one leading. So yung leader, the more na ikaw yung nag-lead, the more na ikaw yung nasa baba at itinutulak mo yung iba papataas. So yun ang totoong leader. Kaya nga tinatawag na servant leader, servant leadership. Kung naalala nyo sa Bible na hinugasan ni Jesus yung paa during the dinner, yung supper nila, no? Magkakaroon sila ng salo-salo at siya yung naghugas ng paa ng kanyang mga disciples, no? So siya yung nag-serve. Bakit niya ginawa yon? Kasi gusto niyang ipakita ang pagiging servant leadership niya. So yung leader, yun yung nag-aasikaso. Sabi nga, leaders eat last. Sabi rin doon sa isang book ni Simon Sinek, no? Na yung leader ay nahuhuli. So but dito sa ating bansa, ang napapansin natin kapag ka-leader in position, siya yung nauuna. Siya yung bida, siya yung sikat, siya yung parang king dahil siya ang leader. So dito natin napapansin na naiiba. Naiiba itong sistema natin, no? Yan ang natutunan natin na kapag ka-leader, siya yung parang sikat, parang laging nasa gitna. Siya yung sinisilbihan dahil siya yung leader. But actually, ang totoong leadership, kung titingnan natin sa Bible, ay yung tao na nagsuserve. Siya yung totoong leader. So why Philippines? Kailangan natin na magkaroon tayo ng tamang leadership. Kung ano yung natutunan natin sa Bible, yun ang gagawin natin. At dapat tayo na unang nakaalam or itong mga nanonood, kayong mga nanonood, tayong mga nandito at nakakaalam, tayo yung mauna. Kasi baka yung mga iba ang natutunan nila na leadership. Baka ang natutunan nilang leadership, kung ikaw ang nasa position, ikaw yung leader, no? So sabi nga sa isang company, dalawang type daw yan, isang leader or isang manager. So ang manager, nag-uutos ng dapat gawin. Ito ang gawin mo, ganyan ang gawin mo. So ang iba nga, mas micromanager, no? Yung micro lahat ng bagay, ano, iniisa-isa niya. So yung mga tao na sumusunod, hindi na nagiging creative kasi ang ginagawa nila, sinusundan lang pinapagawa ng leader. But ng manager pala, kasi minamanage niya. So yung leader naman ay nag-i-influence. So ibig sabihin yung leader, once na nasabi niya ang big picture, napakita niya ang big picture, yung mga sumusunod sa kanya ay kusa ng sumusunod at ina-unlist niya, pinalalabas niya yung potential ng kanyang mga members. So yung mga followers niya ay pinalalabas niya ang potential para hindi niya minamicromanage. So hindi lahat ng bagay ay tinuturo, ay sinasabi niya or pinapasunod niya bawat isa, no? So yung leader, ang magaling na leader ay kapag ka nandyan siya, yung mga tao ay nagiging creative at nakakakita ng kanyang big picture. Nakakakita ng goal na gusto niyang puntahan. Nakakakita ng way kung saan sila pupunta. Di ba? So yun. Kaya kailangan na tayo, dahil tayo yung unang nakaalam na ganun pala ang totoong leadership, ganun pala ang totoong dapat gawin natin, at katulad sa Bible, yun ang nakasulat na ang leader pala ay isang servant. So siya, ang leader ay isang tao na nagkakakita ng big picture. Kumbaga sa
sa isang boat, no? Siya yung captain. Kasi yung captain, siya yung nakakakita kung anong masasalubong, ano yung pupuntahan, saan ang pupuntahan. Siya ang may alam ng way. Kaya yung leader dapat medyo may alam kaysa doon sa followers. No, dapat alam niya kung saan pupunta at siya ang mag-guide. Siya ang mag-guide doon sa mga followers, so mga members niya, so sa kanyang follow, sa kanyang anong tawag dito, sa kanyang community. Kaya kailangan natin na tayo mismo, kasi tayo na nga ang nakaalam, bakit hindi natin gawin? So once na ang ating bansa ay mayroong very good leader, hindi na tayo mapapagod kasi tayo ay matutuwa. Tayo mismo ay gagawa ng paraan na para matulungan natin ang ating leader na magawa, maipagtupad yung mga goals, yung mga activities, yung mga gawain para sa goal na gusto nating puntahan. So, ang mga dapat na gawin ng isang leader ay ang responsibilidad, no? So, ang isang leader ay dapat responsible. Responsable niya once na ikaw ay isang leader, nandyan ka dahil kaya mo. Nandyan ka dahil meron kang kakayahan na dalhin sila o ipakita sa kanila ang daan papunta doon sa same goal. So, dapat ang goal, dapat yung pupuntahan ay alam ng lahat at gusto ng lahat. Kasi hindi pwedeng papupuntahin natin sila doon at yung iba ay ayaw pumunta dahil hindi yan yung gusto nila. So ang leader ay ang nagbibigay ng influence. Ang leader ay may influence doon sa mga tao na ang pupuntahan na goal ay iisa lang. Isang goal, isang mission, isang vision. So dapat iisa lang para ang buong bansa ay magkaisa at magtulungan papunta sa iisang goal. Kasi kapag kaiba-iba ang goal at hindi magkasama-sama, dyan na nag-uumbisa yung hindi pagkakaintindihan. Then, bakit kaya ang mga tao ay nag-fail? Bakit kaya yung leader ay hindi nakakapagpasunod? Bakit kaya yung mga tao ay hindi rin sumusunod sa leader? So dahil hindi nila naiintindihan kung bakit yung leader yun ang gustong puntahan. So hindi nila naiintindihan, hindi nila nakikita ang picture, at ang isa pa ay hindi nila gusto ang kanilang leader. So once na ang leader nagustuhan, ang leader ay likable, yung mga followers ay sumusunod dahil gusto nila, hindi lang dahil napipilitan sila. No? Dahil gusto nila at nakikita nila na para sa kanila ang mga followers ay sumusunod dahil gusto nila at alam nilang makakatulong sa kanila. Pero kapag nakita nila na ang pupuntahan, ang pinapasunod pala ng isang leader ay para lang sa kagustuhan ng leader at hindi para sa kagustuhan ng followers, hindi sila sumusunod. So iyan ang isang rason kaya dito sa bansa natin ang mga tao ay iba-iba ang takbo dahil iba-iba yung gusto nila. Dahil hindi nila nakikita ang value na binibigay ng isang leader, ng isang manager, no? Hindi nila nakikita na para yun sa kanila. But once na nakita nila na ang kanilang pupuntahan ay para sa kanila, hindi para lang doon sa leader, I'm sure lahat ay susunod, no? At gagawa ng paraan. Then, ba't natin kailangan na ituro ito, i-share ito sa mga tao? Kasi one day, nakikita natin dito sa Philippines, no, ang mga nagsasuccess usually hindi na Pilipino. So yung mga dayuhan, sila yung nagsasuccess dito. Kasi bakit? Dahil nakita nila yung opportunity dito sa Philippines na hindi natin nakikita, na tayo mismo ang mga Pilipino. Tayo mismo ang dapat mag-alaga ng bansa natin. Pero hindi natin nakikita yung value na nandito. Hindi natin nakikita yung gold na nandito. Samantalang yung mga ibang tao, taga ibang bansa, nakikita nila yung gold. Nakikita nila na maganda dito sa Pilipinas. Ang isang example ko dito sa lugar namin sa Naga, dito sa Bicol, kung makikita natin dito, ang mga mayayaman, sino? Taga ibang bansa. Ang mga may business, sino? Taga ibang bansa. So tayong mga Pilipino, ang ginagawa natin, isa rin sa ginawa ko, pumunta ako ng ibang bansa, doon ako nagsimula, no? Doon ako nagtrabaho ng matagal na panahon. Then umuwi ako dito, nagulat ako, sabi ko, ay dapat pala dito ako nagtrabaho. Dapat pala dito ako nagtagal sa Pilipinas. But isa rin na natutunan ko doon na gusto kong dalhin dito, gusto kong i-share sa inyo,
para malaman natin kung paano, bakit ang ibang bansa ay successful, bakit ang Japan successful. So nakita ko doon sa Japan at nung pumunta ako ng Spain, nakita ko na iba, meron silang ginagawang kakaiba na hindi natin ginagawa. So one day, kaya natin to i-share kasi one day, baka one day, lahat ng leader dito sa atin ay hindi na taga rito. So paano na tayo? Tayo na lang yung tagasunod. Tayo na lang yung minamanage nila. So para hindi mangyari yon, hindi mangyari sa atin, tayo, tumatanda, one day mawawala sa mundo. But yung mga anak, yung mga apo, yung mga apo ng apo, no, na maiiwan dito sa Pilipinas, sila yung magdurusa. Diba? Sila yung magkaka-experience ng mahirap na buhay. So mas maganda na ngayon pa lang, ibig sabihin nagpe-plant na tayo, nagtatanim na tayo para sa ating kinabukasan. Sabi nga, kung sa Japan, nakikita natin ang ganda ng mga mountain ng Japan, ang mga trees, maayos ang pagkakatanim. Bakit ganun? Kasi nung nasunog ang buong bansa, ang Japan, nung nasunog ang Japan during the war, naubos ang mga punong kahoy. So ang mga Japanese, kahit batuhan, kahit maraming bato sa bundok, talagang pinilit nila na magtanim ulit ng mga punong kahoy. Tinanim nila yon hindi para sa sarili nila kasi hindi naman sila makikinabang doon. Dahil habang lumalaki, hindi pa naman nila mapapakinabangan yung mga kahoy na yon. But tinanim nila yon hindi para sa kanila, hindi para sa anak nila, kundi sa kanilang mga apo. So siguro kung yun din ang gagawin natin through this education, through sharing na ganito pala, na meron palang ganitong style, na meron palang ganitong technique, no? Meron palang ganitong education na pwede pala natin na i-share at pwede natin gawin at i-share sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan para one day yung mga apo ng apo ng apo natin ay makinabang at maibalik ang Pilipinas sa sarili nating mga Filipino. So hindi mapunta sa ibang bansa, no? Kasi sa ngayon nakikita naman natin na ang mga lugar dito, ang mga may-ari na ng mga lupain ay hindi na tayo, karamihan taga ibang bansa na kasi halos ibigay na natin, halos ipamigay natin or napabayaan natin dahil hindi natin alam. Dahil hindi tayo nag-try, minsan ang Pilipino gusto ngayon na agad, may resulta na agad. So nawala na tayong tiyaga na magtanim. So maraming lupain na hinihintay na lang natin na tumigas yung lupa para ibenta na lang para sa maging subdivision. Hindi na natin inisip na magtanim ng palay para sa kinabukasan. Samantalang noon, kung sa probinsya namin, ang mga lolo at lola ko nagtatanim. So wala kaming ginagastos. Ang binibili lang namin is gaas para sa aming ilaw dahil walang kuryente noon. Nandyan lahat. Wala kaming binibiling mga bagay-bagay na hindi namin kailangan. So siguro yung damit, yun lang yung binibili namin at yung gaas. At kami ay nabubuhay ng healthy at kompleto dahil matyaga ang mga tao noon. But ngayon, hindi na natin nakikita yan. So kailangan natin itong ma-share na kung pwede lang paulit-ulit-ulitin natin para lahat ng tao, lahat ng mga kapamilya natin, especially yung mga apo-apo natin, one day ay makinabang. Makinabang, may mag-share pa rin sa kanila dito sa mga knowledge na sinishare natin ngayon. At nakita natin na dito sa Philippines at sikat ang bansa natin sa bad leadership. No? Alam natin yan, yung dayaan, kaya nagiging leader, kaya gustong mag-leader dahil gusto ng pera, gusto ng posisyon. So hindi nag-leader para mag-serve, nag-leader para kumita. So parang bansa natin nagiging leader para ng business. Pag naging leader ka, gumastos ka para maging leader at gusto mong bawiin yung ginastos mo dahil ikaw ay leader na. So hindi maganda. Yan at kilala yan sa ibang bansa na ang Pilipinas, ang leadership ay hindi ganun maganda. Kaya kung tayo na nakikinig nito magising at magkaroon tayo ng awareness na oo nga pala, no? Yung nakasulat sa Bible, ang leadership ay servant leadership. So bawat isa sa atin, sana every time na every day na meron tayong natututunan, i-share natin sa ibang tao. Kasi sabi nga sa Bible, yung natutunan daw natin, ano gagawin natin ay hindi pa sapat. Kailangan pa daw na hindi lang gawin, kundi i-share, ituro din sa iba.
para marami din ang matuto. So yung natutunan natin, nabasa natin, gagawin natin, i-change natin yung sarili natin kung ang ginagawa natin noon hindi maganda, ngayon may bago na tayong natutunan na alam nating tama, gagawin natin, then i-share natin sa iba para yung ibang tao matuto din at ganun din na yung natutunan nila, gawin nila, i-share din nila sa iba. So once na ginawa natin to, mag-multiply tayo. Halimbawa, ang isa nakapagturo ng isa, yung isa nakapagturo ng isa, at least na doble tayo, no? Or doon para doon sa may mga kakayahan na mag-share pa more, mas maganda. The more we share, the more na makaka-receive tayo ng blessing. Sabi nga, hindi pa tapos na mapakinabangan mo yung natutunan mo, kundi i-share mo din para mag-multiply. Sabi nga, hindi lang addition. Addition sa sarili mo, hindi lang i-share, no, sa iba, mag-add sa iba, kundi mag-multiply tayo sa iba. So ito, no, kailangan natin mag-create ng legacy, no, para sa ating mga apo ng apo, no, bawat isa kung ilang generation na makarating sa kanila yung mga itinuturo natin, yung mga natutunan natin, yung mga result na nagawa na na-receive natin, no? Ituro natin sa kanila, mag-plant tayo ng seeds. So every day planting seeds, no? Kasi hindi natin alam kung anong seed ang tutubo. Malay mo, nag-plant ka ng 100, ang tumubo isa lang or dalawa or 10, di ba? So ang importante, nagtanim tayo ng nagtanim kasi hindi natin alam kung alin diyan yung mamumunga. Then kailangan nating i-empower, ibig sabihin, bigyan natin ng hope yung mga tao, at least sa paligid natin, sa pamilya natin, bigyan natin ng hope na kaya natin gawin, no? Kung mag-umpisa tayo sa isang step, next, makarating tayo sa next step, sa third step, sa fourth step. So every day na nag-grow tayo, kahit maliit na step, okay lang. Ang importante, lahat merong growth, no? Then kailangan nating i-navigate sila. Kasi unang-una, natuto tayo. Kailangan din natin turuan sila, i-guide natin kasi marami ang may alam, marami ang maraming knowledge, but hindi alam kung paano gagawin. So kung meron tayong guide, sabi nga, meron tayong GPS, meron tayong map, minsan hindi natin nababasa yung map, paikot-ikot na, hindi natin alam, lalo tayong naligaw. Pero kung meron tayong GPS na mag-guide sa atin, papunta doon sa tamang pupuntahan natin, sa tamang goal, then masusundan ng bawat isa. Then we add value. Lagi tayong nagbibigay. Sabi nga, adding value, no? Giving is the first step of receiving. So minsan ayaw nating magbigay kasi sinasabi natin, wala naman ako mapapala. Magbigay ako, wala naman ako makukuha. But kung hindi tayo magbibigay, hindi tayo magre-receive. So giving is the first step of receiving. At ang isa, dapat maging matatag tayo, solid ground. Parang solid na house, katulad ng house na to na build ano, cement, no, strong. Pag may pag nagbabagyo, hindi siya nagigiba. Hindi katulad nung nasa probinsya kami, ang bahay namin kahoy at ang bubong ay yung dahon ng nyog, ang dingding ganun din. Pag nagbabagyo, laging nagigiba, magpapatayo na naman. Pag magbabagyo, magigiba na naman, magpapatayo na naman. So kailangan natin magkaroon ng very strong ground, no? Solid ground na hindi tayo magigiba. Ibig sabihin, wala man tumubo agad dun sa tinanim natin, wala man nakinig sa sinasabi natin, but one day, if we continue consistently and persistently, one day merong makikinig, one day merong mamumunga. One day merong mag-multiply. Then, ipapakita natin, syempre, ang big picture. Kailangan natin mapakita sa kanila bakit natin ginagawa to, ano ang benefits ng ginagawa ito, ano ang benefits na maitutulong natin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, ano yung benefits na yon. Kasi once na nalaman nila na para sa kanila pala or para sa mga apo pala nila, yung benefits na yung ginagawa natin, yung result, no? Yung ginagawa natin ngayon, yung result na yun ay magkukontinue pala, mapupunta pala doon sa mga apo ng apo ng apo. Then one day, ang Philippines ay babalik sa sariling Philippines, sa mga Pilipino, na tayo uli ang magiging winner dito. One day, ang victory, itong bansang ito ay para to sa atin. Ito ay Pilipinas, so para sa mga Pilipino,
Kaya ibalik natin sa Pilipino. So lahat tayo binigyan ni God ng sarili-sariling bansa. Ikaw Pilipina ka dito ka sa Pilipinas, ikaw Chinese ka doon ka sa China, ikaw American ka doon ka sa Amerika, no? So yun ang binigay sa atin. So one day ibabalik natin na sa sarili nating lugar, tayo din ang leader, no? Sa sarili nating lugar, tayo yung mag-guide, tayo yung servant leader para sa mga kababayan nating mga Pilipino. So I hope na nakuha natin ang aral na ito about sa pagiging leader, pagiging servant leader. Kasi we need a leader, a good leader, not a manager in our country. We need a leader, a real leader that cares, that multiplies, that add value to everyone. Hindi yung leader na naghihiwalay sa mga tao, kundi yung leader na nagbibring, nagdadala sa atin na maging isa uli. Isang bansa, isang mission, isang vision, and isang family. Okay, so thank you so much. Sana marami tayong natutunan dito at ma-share din natin ito. And you are the leader. Nandito ka for one reason, to be a good leader para sa ating bansang Pilipinas. Thank you.